Ang pusa ang bait. Ming! 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 Ayan siya mga guys. Ang bait ng pusa. Miming! 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 Ay, nahiya sa kam. Nagkuble. Yun yung kalapati mga guys, susumpo yan. Yun, kunti pa lang sila, no? Kunti pa lang sila, no? Tatlo pa lang, pero ang daming mga barkadahan yan mga guys. Wala kasing nagpapatuka dito ng kwan eh, ng ano ito, ng mga tinapay bang pinag yung mga panis na tinapay, yan ang tinutuka nila eh, mga panis na tinapay. Tahimik sila, nanginginain sila, ayan oh, naglalakad. Yung mga ibang kasama, ayun, tenyo mga guys, ayan oh, kalapati, ayan oh. Ayan, yan pala sila sa taas. Ayan sila, oh. Kita nyo ba mga guys? Oh, ayan. Ayan sila, oh. Naghihimutuhan. Nagninilay-nilay. Oh, yung iba nanghihimuto. Yung iba tulog. Ayan o, nakadapo sa puno. Mabuti pa ang mga ibon, mga kalapati. May kalayaan. Yung tao na bibilanggo pag may trabaho. Pag wala naman trabaho, nakakaisip magtrabaho. Diba yan mga guys? Matino pa ba ako mga guys? Magsabi kayo, comment below. Hirap din mga guys pag nag-iisa. Comment below lang mga guys kung anong mga narinig nyo, mga napanood nyo. Pero matino pa naman ako mga guys. Ganito lang ako. Sa totoo lang mga guys, kung ano eh, masayahin akong tao. Napakasayahin kong tao. Mababaw ba yung kasayahan ko? Kasayahan ko. Konting kuwan tawa. Yan o. Nag-utay-utay na sila. Pero mas maganda sana kung nasa baba sila nanginain, you know. Yun, may sa baba na naman kaya lang pangilan-ngilan. Yan o. Ilan-ilan lang. Kanina madami. Doon sa pasimula ng aking video, napakadami nila. Sila. Pero karamihan nasa puno. Nasa puno, nasa taas sila. Nagpapahinga. Nanghihinguto. Yan palang ugali ng kalapati. Pag nakahapon, nakahapon sa puno, kuhan siya. Tahimik. Pero pag pagkuhan, pag nasa lupa, panay ang kalaykay ng lupa, nanginginain. Parang tao lang din. Siguro yan ang pinakambahay nila. Pag nasa bahay, di ba tayo mga guys? Nakahiga. Oh, nagkakamot. Kung anong magagawa. Yan, yan din ang mga kalapati siguro mga guys. Oh, ayan o.
Nabahaba natin mga guys para walang intro, dire-diretso. Sabi nga ni Kabungot. Sinusubaybayan ko yun eh, Sword Family mga guys. Maka-Sword Family ako. Walang intro, dire-diretso. Ah, walang cut ba? Intro, dire-diretso ang upload ni Kabungot. Pero ito mga guys, si Kajonski. Pero pinalitan ko na ngayon, Jonski in Holy Land nung dati pa na YouTube channel ko, ngayon Life in Holy Land na. Buhay ng Israel mga guys. Lahat dito na ikwento ko naman sa inyo mga buhay-buhay dito, mga pasyalan, mga nabili ako ng jacket pang winter. Pero pag nakarating akong doon mga guys sa Mount Hermon, magugustuhan nyo mga guys. Abangan na lang nyo ngayong February. Pag may awa ang Diyos. Yan, higa muna tayo mga guys. Nakiga ako dito mga guys. Sa kanong mga bata. Hanggang ko lang yung kanong kalapate. Kasi maganda. Yan, dito tayo ngayon. Sa lusutan ng mga bata, mga guys. Ayan. Tapos, ayun yung kalapate. Teka. Doon tayo galing. Sa loob. Nag-isip ba tatuloy ako? Teka. Nandito tayo, mga guys, sa taas ng laruan ng mga bata. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Kasi ngayon ko palang naranasan to, mga guys. Ang maglaro sa laruan ng mga bata. Tingnan niyo. Ayan. Ayan o. Nanonulay sa lubid. Nakikita ko lang ito sa mga pelikula. Pero ngayon naranasan ko na. Ayan. Ayan mga guys. Ayan o. Taas. Grabe. Taas ng kuha niya o. Diyan ako tumulay mga guys. Nag-isip bata mga guys o. Tapos. Saan ang kwan ngayon dito? Ano ba ito? Naikot. Ay, hindi pala nito naikot. Pero mas maganda siguro. Doon tayo. Doon ako. Doon ako tumawid sa dinaanan ko. Kasi dito, ay baka ako mahulog. Yan. Nag-isip bata mga guys. Ayan. Dito tayo sa pinakamababa. And then, doon tayo lulusot. Iok ko muna. Ayan mga guys, magpapalipas muna tayo dito ng konting oras sa duyan na to para ma-relax. Pangit din naman yung laging nasa bahay, nakakulong, walang kalayaan. Dito sariwa ang hangin, makakita ka ng mga ibon na nagliliparan, kalapating mababait. Kuha na rin sa kuha natin, medyo stress na rin ako mga guys, kaya yan, lipas muna tayo ng oras dito. Tingnan naman. Yan, ganda di po ba mga guys? Relaxing muna tayo. Ang oras ngayon ay 8:30, lalabas si Lolo ng mga 10:15. Babalakyan ko siya, tapos ihatid ko siya doon sa anak. May pagtitipon ngayon sila, may kakasal na apo. Kaya doon muna siya maghapon. So malaya na naman tayo mamaya. Ihatid ko doon siya mga 10:15. So darating, magtutulak pa ako ng wheelchair, mga makakarating doon mga 10:30. Mga 10:30 to 12 siguro. 12 noon, malaya ako. Kaya mag-iikot-ikot ulit tayo mamaya. Pansamantala ngayon ay dito ako magpapalipas ng oras sa park. Kasi pag lagi nakakulong sa bahay, napaka boring. Para kang lagi nakakulong.
Eh dito, malaya kang makapaglakad ako, makakita ng kung mga nagliliparang kalapate, sariwa ang hangin. Kaya yan. Diba mga guys? May kalayaan. Dito sa tulad namin caregiver mga guys, yung mga bago okay lang kasi medyo sabik pa yon. Ay ako matagal-tagal na dito kaya medyo boring na rin. Tapos yung alaga kong matanda ay kuan, hindi natulog sa gabi. Kaya yon, stress. Stress sa trabaho. Gusto lagi nasa labas. Pag naandun lagi. Pag nandun lagi sa tabi niya, nakaka-stress. Mayt may tawag, mayt may pakamot. Makati ito, makati yan. Oh. Hirap din mga guys, kala niya. Alam na alam yan ang mga lahat ng caregiver dito. Kaya mas maganda, lagi na may kalayaan ka. Pero kung lagi na sa loob ka, nako, stress ka halos. Mabuang ka. Kakabuang mga guys. Kaya gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang makasama yung aking pamilya. Total naman kahit paano may naipundar ako doon. May magastos kami sa pagtanda namin mag-asawa. Total may mga pamilya na din ang aking mga anak. May mga apo na. Yung mga apo na lang paglilibangan. Paglilibangan namin mag-asawa. May kaunti naman ako napundar doon pigiri at saka pultre. Yun na lang ang paglilipasan namin ng oras. Pero itong pagbablog ko mga guys, tuloy-tuloy yan. Ibablog ko yung mga apo ko, yung mga alaga akong baboy, yung mga alaga akong manok. Ang hilig ko kasi mag-alaga ng mga hayop mga guys. Magtanim-tanim. Yan ang hilig ko. Kaya bumili ako ng kaunting lupa. May kulang ang kalahating hektaryo. Kaya yun, lilibangin ko na lang ang sarili ko doon hanggang ako'y tumanda. Ilang kwa na lang. Siguro, lalasapin ko naman yung aking kwan sa probinsya. Yung magandang buhay. Habang malakas pa. Saka gusto ko talagang, panganak po talaga mga guys, bago ako umuwi, makabili ng sasakyan para kahit paano, kung gusto kong lumabas, wala akong paproblemahin, hindi na ako aarkila. Yun talaga mga guys, ang pangarap ko sa buhay. Lahat naman tayo may mga pangarap, di ba mga guys? Pero ang epekto dito mga guys, maikwento ko sa inyo, tulad minsan nga ang epekto ng mga stress na tao, nagsasalita ng, hindi ko rin mawari. Nagsasalita na mag-isa, kinakausap yung sarili, ano, kailan kaya ako uuwi. Ganon mga guys, pero hindi pa naman ako buang. Matino pa ako mga guys. Matino pa ang anyong abaling ko, Jonski. At saka, siya nga pala mga guys, huwag niyong kalimutan, subscribe ang YouTube channel ko, Life in Holy Land, at pindutin na din po ang notification bell sa baba para naka-updated kayo sa akin lahat ng mga video. Napakaganda po ang lugar ng napupuntahan ko dito. Beach resorts. Tulad ngayong magwi-winter, pag makapal na ang yelo, doon ako mag-vlog sa Mount Hermon. Yun po ay puro yelo at saka may ship line. Yun po, makikita nyo yan mga this coming year. Months of ano ba to? February or January, makapal lang yelo mga guys. Dito kasi sa lugar ng Tel Aviv, hindi dito nagyeyelo, pero naulan din ng yelo, pero hindi talaga nagyeyelo. Umuulan lang. Dito tulad sa Mount Hermon, talagang grabe. Parang naranasan ko noon sa South Korea na ang kapal ng yelo. Parang matatanggal yung tainga ko, yung ilong ko. Kaya yan. Napakalamig. Dito malamig rin pero iba-iba talaga doon sa may yelo. Ubod ng lamig mga guys. Naranasan ko din kasi yan eh. Naka 3 years din ako sa South Korea. Ang kapal ng yelo mga guys. Grabe. Doon mo mararanasan. Paghahangin, pag yung kasagaran na ng kuwan at tagtunaw, yun ang
Yun ang napakalamig mga guys, yung tagtunaw, yung natutunaw ang yelo. Nako, kung mabili ka na kahit saan, naaando pa rin yung lamig mga guys. Kahit doble-doble na yung suot mo, mas maaksaya mga guys pag yung winter ang kuwan, ang klima. Winter. Dami, kapal ng suot mo. Mabigat sa katawan. Mas maganda yung summer. Pero hindi rin maiwasan pag nakarating ka sa isang lugar na malamig, talagang no choice. Talagang magsusuot ka kahit hindi mo gusto. Aksaya. Maganda ngayon po mga guys, ang panahon ay parang makulimlim siya pero hindi uulan siya. Dito na mga guys, ang panahon dito, ang klima dito ay kaunting ulan lang. Kaunting ulan lang, ayos na. Hindi tulad dyan sa Pilipinas, mayroong isang araw na ulan. Eh dito hindi. Wala dito. Swerte ka na kung umulan dito ng isang araw. Pero dito naulan talaga yung isang lagunos, mga isang oras lang, yan, tila na. Pero malakas. Nagbabaha nga dito mga guys sa lugar ng mabababang lugar tulad ng part ng mga subway dyan sa Tel Aviv. Kasi parts po kami ng Tel Aviv pero malayo-layo, mga 15 minutes to Tel Aviv from dito sa trabaho ko. Pero sakop to ng Tel Aviv mga guys. Teka, puntahan ko muna mga guys yung kalapati para medyo may panoorin kayo magandang kwan.